Morning sa inyo mga bro. Hello guys. Ngayon tayo ay may ayusin na isang vacuum cleaner 2200 watts made in Germany. Ito ay pinaayos sa atin ng janitor na hindi na raw gumagana. Tingnan natin yung kanyang supply. 230 to 40 volts yun ang kanyang supply. So, napakarumi ng vacuum na to. 5 taon na raw itong hindi gumagana. So, tayo pa lang ang mga pagbukas ito, mga bro. Ito yung kanyang dust bag. So, punong-puno ng alikabok yung kanyang dust bag. Napakaraming dumi. At yung kanyang filter, sabang alikabok din. So, kailan to malinisan. Ayan. Makapal ang kanyang dumi. Itong dust bag, kailangan tanggalin natin. Punong-puno ng alikabok. Ayan guys, kitang-kita na po ninyo. Talaga napakarami dumi. Sabi kasi nung janitor, ito raw ay nasira. Ayan, hindi niya na. Ito yung kanyang ano, walang plug niya naman. Lalagyan natin ito ng plug. At a few moments later. Ayan guys. So, nalinis na po natin. Ayan, malinis yung kanyang filter. Yung kanyang dust bag. Ayan. Tapos yung input filter niya, malinis na rin. Yung kable niya, nilagyan natin ng plug. So, bago natin ito saksak guys, kailangan tinin muna natin yung kanyang loob. Kasi sa labas, nalinis na natin, nalagyan ng plug. Yung kanyang loob naman ang inspeksyon na natin. Kung may sira pa ba. So, ayan guys. Ayan cable rail buo. Ayan yung kanyang vacuum motor. Ayan, medyo malaki yung vacuum motor niya. Yung kanyang push button switch naman ay okay naman siya pag pinipindot. So, ibig sabihin walang problema itong ano, switch. Yung kanyang vacuum motor ay parang may sunog. Meron siyang itim-itim guys. Oh. So, tanggalin muna natin sa terminal. Yan. Yan yung kanyang supply. Isang blue at black. Yung blue yan ang line. Yung black yan ang neutral. Yan guys. So, titignan natin ito yung kanyang carbon brush. Baka ubus na o napudpud. Kailangan kabilang po yung carbon brush ito. Yan guys. Parang may itim na yung kanyang loob. Papansin ko na parang may sunog. Tignan muna natin yung kanyang carbon brush holder. Yan, carbon brush holder niya. Yung putol. So, wala ng carbon brush na nakakabit. So, ang naiwan na lang po dito itong spring. So, yung carbon brush naubos na. Ito naman sa kabilang side. Yan yung kanyang carbon brush holder. Buksan natin. Ayan. So, spring na rin din ang natira. Tsaka yung wire niya na kinakabitan ng carbon brush. So, ayan guys. Yung napapansin nyo sa loob, parang sira na yung kanyang commutator. Ayan, maitim. Sabihin na sunog na yung loob. Commutator na to guys, ito yung nakakabit sa armature, yung pinakatanso niya sa dulo. So ito guys, nahirapan na tayo itong repairin pag armature na problema. Pag nansira yung kanyang commutator, kailan natin itong palitan ng bago. Isang buong motor na po ito. Papalitan na natin. Kasi iparirawin natin, ganun din ang ano, gastos. So kailangan palit motor na lang. So kailangan, ito guys, sa mga baguhan, pag ganito ang sira ng armature, kung nangyong vacuum cleaner,
ay kinakailangan palit na nagkasunog na yung armature. Ayan o, sobrang itim na po niya at nahihirapan din tayo maghanap ng vacuum motor nito. Nakakahalaga rin to ng 4,000, one set na po yan. Ayan, ipotol. So hindi na po natin ito marirepair kasi kung mga kable-kable lang itong mga control-control nya marirepair pa natin, pero pagka itong vacuum motor eh malabo na, para ka na rin bumili ng bago. So advice ko lang po, kailangan palitan na. Ito naman yung kanyang triac. Yan, yan yung kanyang transistor ng MOSFET. Kaya buo siya. Ito guys, hindi natin ito marirepair. Palitan natin ang bago. Sabi natin ito sa janitor. Pabili na lang tayo. Boss pa naman ang model nito, may pangalan. So guys, hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat po.